Hindi matanggap ng 20 taong gulang na si Gian Millicent Limpangog ang pagkamatay ng tatlong buwan niyang anak na si Jervon McCrane. Kwento niya, pinabakunahan niya ang kanyang anak noong November 8 sa health center sa Barangay Pahak sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ikalawang beses nang tinurukan ang kanyang anak ng pentavalent vaccine na para sa diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B, and hemophilus influenza type B. Pagkalipas ng ilang oras, nilagnat at nanginig ang kanyang sanggol at agad nilang dinala sa ospital. Noong November 11, nilipat ang bata sa Vicente Soto Memorial Medical Center at doon namatay. Ang half and last month na stroke, hindi mo siyang magtuyong laway, sakit kayo. Halos ganito rin ang nangyari sa apat na buwang gulang na sanggol na si Ayesha May Suson. Kwento ng kanyang inang si Lenlen, pinabakunahan din niya ang anak sa health center sa Barangay Pahak sa Lapu-Lapu City noong November 8. Naiinis pa nga raw siya dahil sa mariing pagturok ng injection sa braso ng bata. Kinanglan ikiha na siya, uy, mawagtangan na siya glisensya tungkol sa kung anak na wagtang. Wala roon ang midwife na nagbakuna sa mga bata, pero pinakita ng nurse ang gamot. Dili siya expired, ma'am. Dili. Kay bago raman may nagkuhag vaccine. Ayon sa nurse, 76 na bata ang binakunahan noong November 8. Sa death certificate, nakalagay na meningitis ang sanhi ng pagkamatay ni Limpangog at severe dehydration ang sanhi ng pagkamatay ni Suson. Probably, waas lang masulti nga nanay gibati ang ilang anak. Kay nga no, kay usually mo, kaning pentavalent is cost 4,000. Mahal baya na siya. And then, kung may basig na tuwa sila nga, di, mahuroto niya ang vaccine niya, di sila makakunahan. Iniimbestigahan na ng DOH ang reklamo. Those personnel from the health center will be, asked or interviewed as to what was the process, no? Or giunsa nila paghatag. Ayon sa DOH, iba-iba ang reaksyon ng mga pasyenteng binabakunahan. Pero giit ng ahensya, ligtas ang vaccine na binigay sa mga bata. Minor na effects is just pain sa site of injection. Then sometimes ang ubang patients na ay swelling sa site of injection. Ana siya. Or ang ubang patients na ay kanang slight fever. Mula dito sa Cebu, Chona Arion, Gemini News.